this is Nadia Diswankos. Mag-uukbang tayo ngayon. Tapos, eto, Jollibee, yung binili namin. And, syempre, may kasama ko. Hindi lang dapat ako yung mag-uukbang. And, sasagutin na namin yung questions na tinanong niya sa amin. So, welcome natin si Kyosu ngayon. Let's go, Kyosu! Ayan, si Kyosu. And, eto, yung binili namin to sa Jollibee. Ano ba to? Lahat ba to menu or lahat lang ng mga meron silang putahe? Ito yung in-order natin, hindi siya lahat ng menu. Yung iba kasi na ma-order namin, madodoble, like this one. Yung spaghetti, yung chicken palavo, yung burger. May burger steak ba? Isa lang yung burger steak to. Ah, yes. Pero yun lang naman, yun lang yung kailangan namin matikman, yung mga... putahe nila. Yung mga menu lang nila. Magmukbang na tayo, pero ngayon, first question muna tayo. Wait, bago ang first question, hugas muna ako. Hugas kamay, galing naman. Meron ba kayong regrets then and now? Ano masasabi niyo sa friendship niyo after ng especially for yung segment? First impression sa isa't isa. Who's most likely ang nag-first move? Dami na yung question kung mag-jawa na ba na. So, first question, and syempre, isi-shoutout na muna natin. Mamili ka. Simple question muna tayo. Simple question. So, sa Instagram, sabi ni PLNetGubin, favorite color. Favorite color? Ako? Oo. Red. So, red sa'yo. Red. Sa akin, guys, halata naman sa outfit ko, pink. Favorite color ko, pink talaga. Okay. So, ngayon, kukuha na tayo muna ng food, syempre. Anong gusto mo unahin? Chicken muna. Okay, chicken. So, next naman, sabi ni Ate Glyza, ano yung idea of perfect vacation daw? Perfect vacation sa akin. Siguro, puro beach kasi. Mahilig ako sa mga dagat. O, dagat na lang. Lalo na kapag sunset or sunrise. Wala lang. Nakikinawa siya sa nararamdaman ko. Iba yung feels niya. Kasi dito sa atin, polluted na tayo. So, dun tayo sa beaches talaga. More on probinsya type kasi. Ganun. Ganun yung mga trip ko. Ayun. Perfect vacation siguro sa akin, ano? Staycation na... Pero sa ibang bansa, syempre. Gusto ko ma-experience yung perfect vacation na yun na sa ibang bansa, tapos may staycation, tapos maglilibot kung saan, and sa mga beach, ganun. Ganun lang, napaka-simple lang. Anong gusto mong puntahan na ibang bansa, sa ibang bansa? Siyempre, Japan. Japan? Bakit? Yes. Bakit Japan? Malinis sa Japan, tapos sobrang malamig daw, tapos yung tao daw doon parang mababait daw yung tao sa Japan kapag wini-welcome ka nila. So, ayun. Next na question, sa'yo naman. Shortcake_itsyana_b. Question nyo dito, dream place, travel together. Kung sakali lang. Ay! Alam nyo, ano? Sabay tayo. Okay, 1, 2, 3, Japan. Japan talaga. Japan talaga, guys. Ako, started from the bottom. Japan talaga din. Ayun, katulad nga ng sinabi namin, malinis din. Tsaka gusto namin itry yung kano kalamig sa Japan. Mm-hmm. So, feel ko madami kasing magaganda sa Japan. Yung Mario Land, di ba? Maganda yung Mario Land din. So, yun. Siyempre kasama din family, hindi lang kami dalawa. Tama. Balak namin yun, pero hindi pa. Hindi pa ngayon. Sa tamang panahon. Nalay mo, this year din. So, yung question sa Twitter naman, meron ba kayong regrets then and now? Sabi ni Jill and ZXC sa Twitter. Ako muna. Mga regrets ko lang naman. Yung mga... Kasi dati hindi ako tumatanggap ng mga opportunity. Right? Sa mga Gmail, marami nag-i-email sa akin ng mga brands. Pero hindi ko siya tinatanggap. Bakit di mo tinatanggap? Well, stain ko ano eh. Nakikita ko lang yung sarili ko as sa for fun lang sa TikTok. Kasi doon ako nagsimula sa TikTok eh. Doon ako. So, nakita ko lang yung sarili ko na nag-enjoy lang talaga. Nung parang hindi pa tayo, inong nawala tayo. Ayun, di ba nag-TikTok ka nga? Yun, sinimulan ko siya mag-TikTok. Tapos, for fun lang. For fun lang talaga. Bakit mo siya tinry? For fun lang. Tinry ko lang kasi, di ba, pandemic days nga yun. Tapos, wala akong magawa nun. So, tinry. Napanood mo na ba ako nun? I mean, like, nung nawala. Pinanood mo pa ba ako? Binlock kita na. Pero inunlock mo din ako. Oo, inunlock mo kita. Tapos ayun, TikTok for fun lang ako. Tapos, nung parang medyo lumalaki na yung engagement ko sa TikTok.
yung mga nag-message na sa akin, mga brands, ganyan. Pero hindi ko siya ina-accept nga. So, ayun, sayang yung opportunity lang. Yun yung regrets ko. Sa akin? Yung now naman, wala naman. Sa akin, dati, I think nagtiwala ako sa tao. Like, sa mga friends na kala ko kasi lahat ng nasa paligid, totoo. So, parang nagsisi ako na pinagkatiwalaan ko yung mga taong mga akala ko totoo sa akin. Pero in the same time, thankful pa rin ako kasi hindi ako magiging ganito ngayon kung hindi ko sila nakilala. Okay. Parang sila yung naging lesson siguro sa buhay. Ay, wait lang ha. Hindi to sponsor, guys, ha? O nga pala. Hindi pala to sponsor. Sponsored. Oh, sorry. Next question. So? Conservative ba si Kuya Pumoso? Conservative. Oo, guys. Conservative siya. Bakit? Parang siyang kuya ko na ano, na daddy ko. Kasi ganun din si daddy. Basta yung mga sinusot ko, kanyari pag maiksi, sabihin niya ano, shoto na maiksi yun, palit. Uy, pero okay lang yun, guys. Kasi ano, pero sabihin nun, meron siyang concern siya. Siyempre, siguro ano, nai-respect niya ako na ano. Pero kasi, alam mo, tama naman yun eh, na maging concern lang siya. Pero kasi maraming nag-a-against dun sa ginagawa ko. Or kahit sa ibang tao. Sa akin, hindi ako against. Okay lang sa akin. Maraming against dun kasi parang pinipigilan na naging malayo yung parang jowa nila na mag-sot ng ganun daw, ganyan. Pero dami na nag-question kung mag-jowa na ba na. Hindi pa. Hindi, syempre. Hindi pa. Hindi pa. Hindi. Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa. So, hindi pa, guys. It depends on you. Kasi, di ba nga, katulad na nung sinabi namin noon, career muna. Tama. Career and, yun nga yung sinasabi ko, guys, na andyan lang naman yung... Andyan lang yung love. Makakapaghintayan. So, nandiyan career lang, daw muna. Nandiyan lang naman yung tamang tao, guys. Kaya hindi nyo na kailangan magmadala. Matitingin mo tamang tao. Wala, sure na sure na ako eh. Sure na sure na ako. So next, sa Facebook naman, sabi ni El Bravo, for Jaja, ano ang pinaka-sweet na ginawa ni Kyosu sa'yo? Tapos, and also, for Kyosu, ano din ang pinaka-kinilig ka na ginawa ni Jaja? So, ikaw muna. Siguro, pinaka-sweet. Palaging pag-genuine niya ng ano, pagbibigay ng unexpected gifts. Yun talaga. Doon ako nakukuha ni Jaja talaga. Tinukuha na alin? Doon mo nakukuha yung loob ko talaga. Bakit? Pero kasi di naman ako nag-expect ng mga bagay-bagay. Pero yun, ito yung feeling talaga. Pinakinilig yun ah? Oo, oo. Kinilig oo. Oo, kasi every time na ano. Kasi siya, palagi siyang nagbibigay ng gifts ng unexpected. Wala na, sobrang nakakilig kaya yun. Para sa akin. Pero hindi lang naman yun. Marami na rin bagay. Pinaka-sweet. Ano bang pinaka-sweet? Parang lagi kasi siyang sweet. Siguro walang pinaka. Kasi araw-araw eh. Araw-araw. Araw-araw yun guys. So, araw-araw. Araw-araw mo na nararamdaman yun. Oo naman. Baliw. Okay. Ito guys, palabo. Kakainin natin. Titikman natin. Galing question yung conservative ba si Kuya Kuyoso. Galing yun kay _FranzEmmy. Ito, galing kay Ian Rose Tanjura. First impression sa isa't isa. Nung unang-una ba? Ano first impression mo sa akin? First impression ko? Mm-hmm. First impression ko sa kanya, napakalinis na tao. Oh. Na good boy talaga. Wow. Pero ganun naman, totoo naman, good boy siya. Alam ko ano siya, QC boy siya. Ganun. Alam niyo yung itsura ng QC boy na chinito. No. Ganun guys. Ikaw, anong first impression mo sa akin? First impression ko sa'yo, mataray. Eh? Mataray, masungit. Totoo? Ba't naman hindi naman masungit eh? Alam ko mayaman siya. Paano mo naman masasabi na yun? Tikman natin to. Ay, hindi pala sa masungit. Tikman natin yung ano? Burger steak. Hati tayo. Sige, hati mo lang. Ano sa mayan? Yun yung ano ko. First impression ba? Mataray sa kanya. Tsaka masungit siya. Ayun na. Ba't naman? Wala. Tingin ko sa mata mo. Sa mata mo. Sila, ang bait-bait ko kaya tignan guys. Tapos nag-spark yung ano ka, mata ko. Ganun kaya yun. Okay. No, ganun. Pero, guys, kapag kunyari sa mga mall, approach niya lang ako, huwag kayong mahiya kasi hindi naman po ako mataray. Hindi mataray guys. Hindi ba ako mataray? Hindi, hindi. Mabait ako guys. Kapag nakilala niya si Jaja naman personally, hindi siya mataray. Nakagalan na ako lagi. Lagi yun nakangiti guys. Ang next naman is,
sabi ni underscore Hazel, sa Twitter, ano masasabi niya sa friendship niyo after ng especially for you segment? Ako muna. Yung friendship namin, talaga noon, before noon na, before muna, before talaga, parang ano lang kami, hindi kami masyado nagpapansinan. Mm-hmm. Kung may ganap kami, doon lang kami magpapansinan or anything na may importante na gagawin na event or ang tawag yun, mga projects, ganun. Mm-hmm. After noon, unexpected yung relationship namin. Kasi, nung una, ilang pala kami na. Ngayon kasi, parang best friend na. Ngayon, sorry. Nung una, ilang pa kami kasi may mga project nga kami na parang kinukuha kami. So, dumami ng dumami yung project na yun. Ganun, parang nagiging, nabubuo na din yung relationship namin as a friend talaga. So, ayun, ganun yung process ng relationship natin na friend. Ikaw? Ganun din ako sa'yo. Wala na, nasabi mo na eh. Sabi niya na guys. Wala ba na? Mas naman. Shoutout kay Prince Gian Cornell. What is your pet peeve? Pet peeve? Yeah. Ang pet peeve ko siguro, ano, parang late na to nagigising sa umaga. Parang kunyari 12, nagigising 1, or parang mga tanghali na hapon. Kasi for me, parang tamad siya. And for me, parang ano din. Parang kunyari, di ba ano, 12 ka matutulog ng gabi, tapos 1, or anything na nagpupuyat. Pero yung puyat niya is parang social media lang, puro ano lang. Okay lang naman kung ano ka, kung may ginagawa ka na schoolworks or anything. Pero kapag talaga yung mga nagpupuyat ka ng sobra-sobra, tapos labas-labas ng bahay. Pet peeve ko talaga yun, guys. Parang nakaka-turn off sa akin. So, na, nerf. Pet peeve ko yung, ayoko yung sa tao na kapag-focus ako sa isang bagay. Alam niyo na mga fans ko, guys. So, kilala niyo yan kung sino kayo. So, ayun, ayoko nang ginugulo ko once na nag-focus ako sa isang bagay. Like, tama. Sa school verse, ayoko nang nang may gumugulo may sa akin. May nanggugulo ba sa'yo? Wala naman. Ginulo na ba kita? Wala naman. Hindi pa na. Hindi ko alam yun. Ngayon ko lang nalaman. Talaga ba? Oo, hindi mo pa sinabi sa akin. Okay. So, yun nga. Yun nga. Buta niya, hindi ko siya ginugulo. Kasi pinapabayaan ko siya sa gusto niyang gawin. Kunyari sa schoolwork or sa career niya. Once na nag-focus ako sa isang bagay or gagawin ako gano'n. Ayoko nang ginugulo. Ayoko din ng gano'n. Also, ayoko din ng ano, siguro. Mga taong ano, hindi nakikisama sa mga trip. Pag sa mga artist kasi, kunyari sa mga co-artist na, sorry guys ha. For example lang, pet peeve lang naman, syempre, para malaman niya din ako na parang minsan pwede sa co-artist or anything sa kahit sinong tao. Kaibigan. Mga kaibigan, ganun. Parang kapag may ginagawa kayo na, yung kita mo namang lahat kayo nakikisama, tapos may isang person na parang nagtataray. Parang iba yung attitude niya. Oo, ganun. Iba yung attitude. Pakikisama niya sa lahat. Yung kahit i-approach ka namin, tapos yung approach mo sa amin iba. Anong tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag doon. Ganun. Ma-attitude na person in. Siguro ayaw. Inverter. Ano daw doon? Introvert? Introvert. Hindi introvert yun. Pero for me lang naman yun, guys. For my perspective and pet peeve lang naman yun. Pero I don't judge people talaga, guys. Kasi, syempre, if you judge people, nako, may karma yan. Naniniwala ako sa karma. Natin yan, may karma yan, guys. Promise. And syempre, ayun nga, parang sabi din sa kanyang daddy ko na be good talaga sa kahit kaninang person. Kahit masama pa sa'yo yung tao. Ganun. Yung pakikisama sa'yo. Meron pa dito ang question, sabi ni at Exivia Jenny, what motivates you in life? Sa akin, family ko, mami ko, si Jaja. Ako? Oo. Bakit ako na pang-motivate sa life mo? Wala, kasi siyempre, alam mo yung time na yun, lagi akong pressured. Nakakontento na ako sa kung ano yung pati. So, hindi ko na siya nire-reach. Hindi ko na nire-reach yung... Gusto mo yung merong opportunity pa na darating. Kung parang contento ka na lang, pero alam mong may opportunity pa na darating sa'yo, pero hindi mo tinatanggap sa life mo. Oo, parang ganyan. I feel motivated nga, kasi andyan sila palagi sa akin na through up and down, diba? Mahirap yung ganun. Pero yun nga, good thing na kasama sila sa life. So next question tayo. What is in your bucket list na gusto niyong gawin together? Bucket list? Ako. Bucket list ha? Mag-travel lang. Travel. Outside the country. Eh, ang nagtanong doon si Rirang underscore Ray. Shoutout sa'yo. Basta, ayun, outside country or nationwide na. Sa Philippines lang. Ito may nagtanong. Sabi ni Lil MS underscore D sa Instagram, your dating place before. Actually, guys, wala.
Video ko. Kasi ano nga yun eh, parang pandemic din yun, parang pandemic days. Pero, pandemic talaga. Pero dati, nung first meet namin, Trinoma. Wala nang iba. Mostly kasi, saan na? Video call na, diba? Oo, yun, video call. Kasi nga pandemic days yun. Ito, gusto ko sa sagutin to. Galing kay Alinix. Alinix? Sabi sa akin, are you in good terms with Ara? Of course, oo. Okay. May tuwal nga kami sa Instagram din eh. Pero good kami. After nung segment, nag-usap kami. Alam ko nag-usap sila nun sa So yun kami friends kasi guys. Friends date. Kasi di ba? Kasi after nung segment, meron yung friendly date nga. Yun yung sa showtime talaga. Yun talaga yung parang mangyayari after nung segment. Ano pa nag-usapan nyo nung sa friendly date kayo? Wala. Normal na ano lang. Nausap? Nausapan na. Katulad nga naman. Tanong-tanong lang kung ano sa nag-aaral or gagawa ko before. Nung hobby mo. Sabi sa Instagram, MQXXCole_, who's most likely ang nag-first move? First move? Turo mo. So, ako, dati. Dati lang ha? Dati lang ang mga first ano namin. Parang first meet and ano. First chat, ganyan, first interact. Pero after nun siya na. Ako na lahat? Hindi naman lahat. Both lang. Kasi ako, hindi ako nag-chat talaga. Hindi ako nag-first move kahit kanino. Basta kahit kanino, hindi talaga. Basta torpe na lang. Torpe ka ba? Hindi na lang. Oo nga, parang shy torpe. Hindi torpe talaga yun, guys. Hindi, shy type lang ako. Sobrang shy type niya. Sabi din sa ano sa Instagram ulit. Sabi ni who_owns_this_dump account. Ano ang same na fave nyo? Matcha. Kala ko ba ano? Food? Food naman yun ah. Di ba food yun? Food yun. Okay. Di mo ano pa? Beef. Meron pa. Yung white mocha. White mocha? Oo. Oh. Ay, naging favorite mo na din yun. Kailan? Dahil sa'yo. Ah, dahil sa'yo. Mm. Galing kay JHN_Brian15. Ano ang mas priority mo yan? Ah, sige. Aamin ako. Nag-low ako sa school ko sa Lasal ngayon kasi for career. So, inuuna ko talaga this career, my career, before my studies. So, ayun. Kasi wala lang. Kasi dati pa nga nung bata ko, gusto ko talaga maging artista. So, inuuna ko to, itong career ko. Nag-workshop kami. And syempre, yung mga projects na kailangan na gawin, ginagawa ko. Ikaw? Balance yung priority ko ngayon. Yung career ko tsaka studies. Yun, balance lang siya. Ito ngayon. Natawa ka din. Ito ngayon. Kasi naisip ko nga, mahirap nga. Lalo na sa time. Sa time, sa schedule. Dun magka-conflict ka lang. So ito, sabi ni _itsmeronaldin_, memorable gift na natanggap mo from Kyosu. Actually, kakabili niya lang. Kakabili niya yung gift. Kahapon, binila niya ako ng sapatos. Memorable na yun sa'yo. Memorable na sa akin yun. Saka yung Hush Puppies, yung ano, yung sa gift na Hush Puppies na bag. Ikaw naman, anong memorable gift na binigay ko sa'yo? Mahirap kasi mamili ng memorable. Kung memorable lahat ng binibigay niya. Ano ba yung pinaka-most? Kasi parang pantay-pantay siya eh. Sobrang memorable niya sa akin. Bakit? Wala, kasi special yun. So, makalala mo siya. Halimbawa, ito, siya nagbigay niya, ikaw. Maalala ko agad dyan, ganun. Parang pag tinignan ko lang siya, maalala ko na ikaw. Tapos, sobrang special kasi, binigyan mo ko lang siya nun. So next, sabi ni Blue.Frances, why you choose to be friends than come back? Yun na, alam na namin kasi tumanda namin parehas. Siyempre, nagka-ano na rin kami. Kung ano talaga yung mga priority dapat na gawin. Kaya, ayun, yun muna yung inuuna namin. Kasi yun nga, sabi ko kanina, yung tamang tao, nandiyan lang naman yan. Hindi yan namawala. Hindi yan namawala. Pero depende pa rin. Depende sa tao kung gusto maghintay or hindi. So, hindi yun yung tamang tao para sa kasi hindi siya makapaghintay. Pero yun ang masasabi ko. Tama ko dyan. Diba? Plus 10 ka na. Plus 10 ka. Serious. Lims_Ds. _D. Sabi niya, do you believe in aliens? Do you believe in aliens? Ikaw muna. Wala ko, kasi hindi pa ako nakakakita. Sabagay. Kasi ganun din naman yung perspective ko kapag nakakita ko naman. Kasi hindi pa ako nakakita ng multi talaga. Siguro maniniwala lang ako doon kapag nakita ko na siya. Mata sa mata. Ako nakakita lang ako. Dito din sa bahay. Ako, nakakita. Ako? Ano? Ay, mata. Hindi. Nakakita na ako dito sa bahay, guys. Tapos sabi
Sabi-sabi din nila, ano, nung daddy ko. Konting story, yung kaibigan ni daddy, meron daw parang sa labas daw, lasing daw sila nun. Hindi ko alam kung totoo yun, kasi lasing sila nun. Eh, kasi meron kami dito sa taas ng parang window na malaki. Sabi nila, lumulutang na ano na... Saan na nakita? Multo. Doon daw. So, nandito sila ang nag-iinuman. Oo, nag-iinuman daw. Oo, ganun. May, parang may lumulutang daw na nakatingin sa kanila. Ayun, ano, wala. Pero ako, para sa akin nga, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko siya nakikita sa mata ko talaga. Pero yung iba yung tanong, do you believe in aliens nga? Ikaw kasi, kung ano yung sinasabi. Hindi ako naniniwala. Na nasabi ko, ikaw yung nagsabi ng multo. Ah, pero tapos tinuloy mo na. Oo. Okay. Parang sarap mo kumain ng tanong. Pang-commercial na. Pang-commercial. Ulitin mo, ulitin mo. Ganito yung script natin. Dapat kakagat ka na parang tinatamad ka. Mm-hmm. Tapos pag nakagat mo, bigla ka na buhayan. Okay, I'm good. 1, 2, 3, take! Action! Oh. So, galing, cut! Pwede na, pwede na. Galbi, commercial na ako. Next naman. Galing kay Luisa Abigail _. Masaya ba kayo ni Jaja ngayon? Ako masayang-masaya ako. Kasi natutubad na yung mga pangarap ko na kasama ko si Diyos. Ako, masayang-masaya ako. Bakit? Sobrang dami nangyari. Unexpected before. Talaga. Hindi siya katulad before. Pero ganun man talaga. Kapag wala nang nag-improve sa'yo, parang wala nang nade-develop sa'yo sa buhay mo. Pangit yung gano'n. So, ikaw na gumawa ng way para mag-improve yung sarili mo. Oh, sige, ako naman magka-question kay Kyoso. Paano mo masasabi na you improve well this year? Ngayon kasi, hindi na siguro ako na hihiya. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo, mahihiyain akong tao. Hindi ako namamansin kapag hindi mo ako pinansin ng una. Pero nag-approach din naman ako. Pero mas gusto ko lang na ibang tao yung mag-approach sa akin kaysa ako yung mag-approach. Tapos, yun, na-develop ko yun sa sarili ko. Na, kailangan ko din matutunan na makipag-usap sa ibang tao. Ngayon, kapalan ng mukha. Kapalan ng mukha. Eto, question ni _ Riken sa, what is your plan in a future with Jaja? So, ako, parang gusto kong COVID the flow lang ako. Siguro sa bahay. Pero yun nga, yung part of the plan yun. Pero wala pa siya yung specific plan. O ikaw, ano mo? Parang travel muna before. Kung sakali man. Before mag-asal. Kain muna kayo ng cheeseburger. Cheeseburger? Cheeseburger. Anong favorite mo? Ah, sige. Anong pinaka nagustuhan mo na putahe ng Jollibee? Parang ano? Lahat gusto mo. Ay, ito pala yung champ. Yan yung champ. Eh, ano yun? Temporado. Nagyak lang. Hindi ko alam to. Guys, walang champurado dito. Ah. May baka ano. Taka kayo eh. Favorite ko dito. Yung palabok. Palabok na gustuhan. Palabok. Ito, ano ba nang gustuhan mo? Pinaka nagustuhan ko. Ano, sa tingin mo, ano? Tingin ko ito. Tama siya, guys. Ito yung nagustuhan ko, ice latte. Kasi mahilig talaga ako sa coffee. Ba't ko? Pagkain ka? Ah, pagkain. Hindi, sa tingin mo, anong nagustuhan ko sa pagkain? Sa tingin ko, chicken pa din. Tama ka. Ba't ko? Chicken talaga, guys. Tsaka spaghetti. Pero lagi ko sinin-order talaga chicken spag. So, ayun yung nagustuhan ko. Chicken spag. So, ito na talaga yung pinaka-last question, guys. By T-Rams _ ulit siya. Pangalawang question na. So, what did you see or what did you found on each other na hindi niyo makikita or mahahanap sa iba? Kamu na. Ako yung pagiging kind ni Jaja sa lahat. So, pagiging genuine life love niya na pinapakita. Tsaka, yung uniqueness niya talaga. Siguro ako lang makakita. Kasi, ganun. Kung ano yung nakikita ako before, ganun yung pinapakita niya ngayon. Ako naman, siguro, na hindi ko makikita sa ibang lalaki. For me, parang konti na lang talaga yung lalaking marespeto sa babae. Kasi, alam mo yun, guys, parang halos lahat ng nakikita kong lalaki, napakabastos nila at wala silang respeto. Kahit sa matanda, sa bata, or anything sa kasing edad, parang hindi mo makikita yun sa ibang lalaki. Basta alam nyo naman yun, guys, lalo na sa mga babae dyan. And also, yung siguro yung genuine magmahal. And yung ready to commit. Kasi, bossy na nakikita ko nga talaga. Kasi, alam nyo yun, di ba ang daming sabi-sabi nga na parang mga ibang lalaki is hindi sila
full commitment. Parang hindi sila all in. Nag-hesitate pa? Parang nag-hesitate or iniisip lang nila siguro sa relationship is puro pang-lesson lang. Yung mga babae. Sa kanya kasi ano eh, hindi siya yung taong parang kuha ng kuha ng mga babae. Hindi siya tumatanggap ng mga babae noon. Hindi ako nag-request mo. Ayun, ganun. Parang hindi siya yung kapit sa babae. Hindi ako, kumuha ano, ng totoo. Ng hindi ako touch masyado sa babae. Hindi ako, kapag single ka, kailangan jawa. Hindi siya ganun, guys. Parang ano lang siya. Friends na babae, ganun. Pero lalayuan niya din ng pag, ano, pag ayaw niya or anything na. Basta, ano eh, iba talaga siya eh. Iba talaga sa lalaki. And ano siya, faithful siya, guys. Parang, basta faithful siya. Hindi ko ma-explain kasi ako nakakakita. Eto guys, kapag may mga nag-i-interact sa inyo na lalaki, dapat parang ano kayo, independent kayo. Alam niyo, wag muna kayo show ng ano, kung ano yung mga nararamdaman mo talaga sa ano yun. Kasi doon mo makikita kung may commitment talaga siya sa'yo. Tsaka yun, kung totoo talaga yung pagmamahal na hindi lang yung ano, for temporary. Kasi mostly sa mga lalaki, sa mga nakikilala ko, mga lalaki, hindi sila ready to commit. Parang may hesitation sila pag miniligawan sila. Yun, at parang kasing na-feel nila na hindi sila nasagutin. Kasi dapat ganun naman talaga na once na pumasok ka sa ganun na stage na panliligaw, dapat ready ka sa mangyayari na ganun. Kasi hindi naman porket ng ligaw ka, dapat nasagutin. So yun guys, mahirap talaga makahanap ng ganun. Yeah, mahirap makahanap ng isang... Wala ng clone. O, ganun. Mahirap talaga makahanap ng isang genuine na ano na tao. Kasi, yun nga, mostly na lalaki talaga is hindi sila genuine. Pero depende yun sa tao. Marami namang tao ganun. Kailangan mo lang sumuri ng tao. Oo, ng tamang tao. So, yun guys. Tapos yun tayo sa mga question last na yun. Siya kain pa siya ng kain kanina pa kung nakikita nyo. Grabe naman. Busog na. Busog na, busog. Totoo, legit. Busog ka na. Thank you sa Jollibee. Hey, sana ma-sponsored. Baka naman. Baka naman. Ayun guys, thank you for watching. And I am Vladia Niswanko, aka Jaja. I am Kyosu, guys. Follow our FB, Instagram, and Twitter. And YouTube. All of social media. Yeah. Follow, subscribe nyo kami sa YouTube. And suggest pa kayo kung anong next vlog namin. Thank you for watching. Bye-bye.